Yun, kabusta tayo mga inatay? Marami kasing nagme-message sa akin na lan ka magbabakasyon. Hanggang ngayon, man, hindi ko pa sinasagot. Kasi naman bakit? Sa sarili ko pa nga lang, hindi ko alam kung kailan ako makaka-uwi eh. Ang hirap din ipaliwanag sa mga kapwa. Hindi nila maintindihan. Pero, prado ako maintindihan na mga kapwa natin yung RFW. Madali lang umuwi eh kung sakali. May kanya-kanya tayong gusto sa buhay. May kanya-kanya tayong talagang destinasyon sa buhay. Kanya-kanya tayong pangarap. Sobrang liit ng pangarap ko, magkaroon lang naman ako ng konting negosyo. So, ngayon, mag-aanim na taon ako, walang uwi-uwi. Bakit? Dahil dun sa maliit kong pangarap na yun. Bakit hindi ko pa nakukuha sa 6 na taon? Kanya-kanya nga tayong istorya sa family natin, sa pamilya natin, ano? Nung nag-OFW ako, malaki dinala ko dito. Nung sumampa ako ng eroplano, malaki ang dinala ko. Ha? Yung lagay ng damit ko, kunting maleta lang, pero pasan-pasan ko, hindi mo makita kung gaano kabigat. Anong mabigat doon? Yung pasan ko sa magkabalang balikat ko, may nakapatong pa sa ulo ko. Ano yun? Yung kahirapan ng pamilya ko, men. Yung kahirapan ng pamilya ko, siya ang nagtulak sa akin na pupunta dito sa ibang bansa. Men, malaki na rin sahod ko, pero ayaw ko sabihin sa'yo kung magkano sinasahod ko. Lumalaki yung sahod mo, lumalaki naman yung pangailangan mo. Gawa ng sobrang taas ng inflation sa atin, sa bansa natin. Marami akong mga kababayan na umuwi ng Pilipinas, ganito daw ang bilihin dito, doon sa Pilipinas. So ang ginagawa ko, men, yung pinapadala ko dati, dinadagdagan ko pa. Tapos yung sahod ko, hindi naman dumadagdag, kaya hindi kami nakaka-uwi. Kung makakaipon man kami, siguro talaga hindi kami magpapadala. So makaka-uwi kami niyan. 2 buwan, 3 buwan na sahod namin, kumpleto na yan, makaka-uwi kami. Dito kasi, dito sa Dubai, kung gusto mong magkaroon ng magandang tirahan, kailangan maganda rin yung bayad, siyempre. So ngayon, dahil magre-renew kami ng bahay namin, nakanda hirap-hirap kami, nakanda utang-utang na kami. Ngayon, para mabawasan yung utang na yun, kailangan magsakripiso yung pamilya mo, kunti na lang ipapadala mo. Pero hindi mo bibiglain. Makukuha mo, makakabangon ka, pag nakautang ka dito ng 3,000, makakabangon ka 6 months. Pangbayad mo ng bahay, pangbayad mo ng utang mo, tapos padala mo sa Pilipinas. Kaya mabagal makabangon dito kasi hindi ka makakautang dito sa bangko na walang salary certificate na makakatulong sa atin. Kaya lang, hirap makahanap ng ganun. Kaya yung iba, kung meron man ganun sila, is matagal na sa company. And then, ayun, ayaw na nila umuwi kasi malaki din yung utang nila. Kaya nagpapasalamat din ako na wala akong utang. Sa mga tao-tao lang din ako nagkautang. May message sa akin na kailan ako uwi. Maghintay kayo, men, kung bibigyan nyo ang pamasahe. Bakit hindi, di ba? Pero kasi maliit lang yung pangarap ko, pero ang hirap abutin. Ha? Dahil sinabay ko lahat, pinasan ko lahat, pamilya ko, lahat. Ako lang nag-abroad sa pamilya namin, so paano kung bubuhay? Di ba? At least, nakikita ko na hindi sila naghihirap. At least, kumakain sila sa 3 beses sa isang araw. At least, nakapagpadala ako monthly sa aking pamilya. Darating din yung panahon na magsasawa yung kahirapan sa atin. So, yun lang lagi yung pinapanalangin na sana dumating yung pagkakataon na yun. Yung katulad ng nakikita ko sa internet. Grabe kung makahawak sila ng pera, ang lalaki ng pera nila. Sabi ko, pero hindi ako naiingit, men. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang reality ng buhay. Merong mahirap, merong maraming pera. Ha? Pero, men, may kaibahan. Merong maraming pera, pero kulang sila sa... Alam nyo na, yung ano ang inaasam natin pa yung wala sa atin. Huwag tayong maingit. Gagawa ka ng paraan, magsakripiso ka para maabot. Nako, yung mga kababayan natin, OFW, ang galing magsalita naman yan. Uy, ba't di ka pa nag-ipon? Mag-ipon ka na. Pero kahit sila, tanungin mo, wala rin ipon yung mga yan. Iipon lang ng mga yan, tapos uuwi, magbabakasyon. Tama naman yun, wala naman problema, umuwi, magbakasyon. Kaya lang problema, men, pag bumabalik sila, halos hindi na makabili ng pagkain nila. May mangutang na yan. Kasi nga, nag-ipon sila para ibakasyon. Tama naman yun. Wala namang problema. Sarap yun. Kaya lang, pagdating dito, men, nako, maawa ka na lang. Maawa ka na lang. Sa totoo lang. Kaya ako, yung bakasyon, anak, men, nung isang araw, sobrang nadurog yung damdamin ko. Dahil yung anak ko is sobrang, sobrang dami niya palang tinanim na sama ng loob sa nanay niya. Pero kasi hindi siya nakapagtanim ng sama ng loob sa akin dahil lagi ko naman siya nakakausap. Okay,
kaya lang dun sa parang lumalim yung isip na dun sa nanay niya. Dahil hindi na daw sa pinapansin, tapos ganyan. Nung mula bata pa daw siya, ganyan. Yung mga ganun, mga inate, sobrang sakit. Parang dinurog yung damdamin ko. May mga problema kasi na kaya natin i-handle eh. Pero pagdating sa pamilya natin, talagang dudurugin tayo. Kaya sabi ko sa anak ko, magtiis ka muna, nandito lang si Papa. Kaya ako ginagawa ito, kaya ako lumayo sa'yo, kaya ako nagsakripisyo dito para sa'yo. Kaya naiintindihan niya rin. Sinabi ko sa kanya, tinuro ko sa kanya na dapat wag siyang magtanim ng sama ng loob sa magulang niya dahil ginagawa namin ito para sa kanya. And then, yun pare, naiintindihan naman niya. Mahirap lang talaga kahit ako tatlong araw kong iniisip, lang kung saan tinatawagan, anak, kamusta ka na dyan? O mag-jollibee ka muna doon, gumala ka muna doon. Kumbaga, pinapaluwal natin yung kanyang bigat na nararamdaman. Yun, men, lahat ng tatay ng OFW, lahat ng nanay ng OFW, naiintindihan ko kapag nakapagsalita yung mga anak natin, yung pamilya natin. Huwag kayong magalit sa kanila, turuan nyo na lang sila. Iparamdam nyo na lang sa kanila, isabihin nyo sa kanila kung ba't nyo ginagawa ito. O bakit kayo lumayo sa kanila? Kasi hindi mo sila pwedeng kontrahin eh. Kasi nasa isip nila yun eh. So kahit gaano mang kasakit tanggapin natin, kasi yun naman talaga totoo eh. Wala tayong magagawa. Diba? Kahit umuwi ka man, makasama mo sila, tapos di mo naman maibigay yung gusto nila. Di parang ganun pa rin. Pero at least kahit manasa malayo tayo, lagi natin pa rin silang tawagan. Kasi pag hindi mo sila tinatawagan, men, nagdadamdam yung mga yan. Lalo na pagka po ang pasok sa school yan. May mga classmates silang kumpleto ang pamilya. Diba? Tayo na lang magpaintindi sa kanila. Kaya lagi ko kinakausap yung mama ko. Mama, ganito sabihin mo sa anak ko. Kaya nandito ako, mahirap mang buhay. Diba? So yun lang, men. Ganun lang naman ang buhay eh. Ganun lang naman talaga ang buhay ng FW dito eh. Kami yung taong hindi nyo alam gaano kami kalakas. Hindi lang namin sinasabi lahat ng mga problema namin dito. Sobrang dami. Diba? Hindi namin pwede ikwento sa mga pamilya namin yung mga problema namin. Sarili namin mga problema dito. Kidikim-kim na lang talaga namin. Diba? So sa lahat ng magtatanong dyan sa Pilipinas, kayo lang uuwi. Malaki na ipon mo. Kahit balatan nyo ako, men, wala akong naipon. Pero gagawa ako, kaya ako nandito, gagawa ako ng paraan para sa pangarap ko, no? Hindi naman ako nangarap para sa inyo, para sa sarili ko, para maibigay ko sa aking pamilya. Yun lang.